Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Finn sa aming Bakuran Vlogs. Nandito po ulit tayo sa aking mga Palinopsis Orchids. Meron lang po akong sasagutin na isang tanong ng isa sa ating mga kaibigan na nag-aalaga din ng mga Palinopsis Orchids. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Kaya po, ito na naman yung topic natin, itong Palinopsis Orchids. Meron po akong napanood na isang video ng ating kaibigan na nag-aalaga ng mga Palinopsis Orchids. Pero ang karamihan na inaalagaan po niya ay cactus and succulent. Kaya po, yung bago pa lang daw po siya sa pag-aalaga ng Palinopsis Orchids. Kaya nung nag-repot po siya, napanood ko yung pag-repot niya at sinyout out po niya ako doon at may tinanong po siya sa akin. Ito po yung tanong ni Jeremy Hermano. Yun po yung YouTube channel niya dito sa YT, Jeremy Hermano. Ang tanong po niya sa akin, bakit daw po ang Palinopsis Orchids niya ay hindi naman po dehydrated, pero kulubot yung dahon, kagaya nito. Tamang-tama nga bunso, Jeremy, yung tanong mo sa akin sa video mo. Meron din ako na ganong kaso o ganong problema sa aking orchids. At yung isa, nalagpasan ko na yung ganong problema. Pero ngayon, meron na naman ako na isa. Kaya sasagutin ko yung tanong mo dahil sa experience ko, hindi po iyon dahil sa talagang iyon yung dahilan. Ito pong isishare ko sa inyo kung bakit ganon yung nangyayari sa mga Palinopsis orchids na hindi naman dehydrated na sabi ni Jeremy, pero kulubot yung dahon. Base lang po ito sa experience ko. Sa experience ko po, una kong na-experience ito. Yan. Kulubot yung dahon at yan, nakalungay-ngay hanggang ngayon. Malata pa rin yung dahon nito. Pero una kong ipakikita sa iyo bunso ito. Ito yung una kong ipakikita sa iyo ngayon na kahit na sa ibang viewers para po magkaroon po kayo ng idea kung bakit nagkakaganito ang Palinopsis orchids nyo kung meron po kayong alaga. Ito po ay base lang po sa experience ko. Ayan, kung makikita nyo yung dahon nito ay kulubot at parang naninilaw. Pero hindi din po ito napapabayaan sa pagdidilig. Bunso, talagang kapag ganito yung dahon, dehydrated yan. Hindi natin masasabi na hindi dehydrated kung hindi ganito yung dahon. Sa experience ko, bunso, yung mga Palinopsis orchids, eto, yan, makikita mo kasi may ugat at matitigas kulay gray. Pero pag nabasa po yan, kulay green yan. Ito po yung na-experience ko doon. Nung naging kulubot yung dahon nito, talaga sabi ko, dilig naman ako ng dilig, pero bakit ganito yung dahon? Parang hindi siya, parang mamamatay siya. Sabi ko nga noon sa inyo, natatakot ako dito. Kasi ang mga Palinopsis orchids dito, base sa experience ko, yung mga Palinopsis orchids po ay mapagpanggap. Akala mo okay sila, akala mo buhay sila. Pero kapag nagkakaroon na sila ng kagaya nito at naninilaw yung dahon sa baba, nag-start na manilaw yung dahon sa baba, talagang kailangan na po natin na i-uproot at tanggalan ng mga media kung kinakailangan para makita natin kung ano yung nagiging problema sa loob. Kasi kung makikita nyo dito sa taas, walang problema. Talagang bubusisiin po natin yan isa-isa dito sa labas. Yan. Ang nagiging problema po sa ganito ay dito sa pating media at yung mga ugat po doon sa loob. Sa napanood ko po kay Bunso, ang kanyang pating media bago niya iripat ay yung moss. Sa moss po kasi,
ilan na yung namamatay ko na Phalaenopsis orchids dahil hindi ko agad na iriripat yung mga Phalaenopsis orchids na nabibili ko. Yun po yung experience ko, kaya ang ginagawa ko po, kapag binili ko yung Phalaenopsis orchids, 1 week lang na pinapahinga ko dito sa aming bakuran para ma-adapt niya yung klima dito. Kasi iba naman yung klima sa pinagbilan nito. Hangin at nasa full sun sila, pero shaded sila ng 70% na net. Pero kasi dito sa akin, ang nangyayari dito lang sila sa bright light area, na wala sila sa full sun at wala sila sa net. Yun. Kaya ginagawa ko po dito, pinapahinga ko ng 1 week at saka ko iniriripat. Sabi ko nga kanina, kapag hindi ko agad na iripat, namamatay po yung aking Phalaenopsis orchids dahil sa moss. Ang moss po kasi, kapag diniligan natin at ilang araw na, makikita natin dito, tuyo. At yung paligid niyan, tuyo. Tapos didiligan natin. Ang hindi po natin alam, kapag ka yung moss ay tuyo yung ibabaw at tuyo yung mga gilid niya, yung pinakaloob po niya ay basa pa. Ang nakikita lang natin yung ibabaw at gilid ay tuyo. Ang gagawin natin, didiligan natin, di ba? Kaya po yung mga ugat ng ating Phalaenopsis orchids, nabababad siya. Kaya ang nangyayari, nagiging ganito sila. Ayan o, nakikita nyo po, yan. Kung ikukumpara mo dyan, yan, ito matigas, ito wala ng laman. Ganito po yung nangyayari. Matagal ko na itong iniripat. Ang mga ugat ng Phalaenopsis orchids matataba at matitigas, pero mahina po talaga sila sa pagkababad ng tubig. Mahina sila sa tubig talaga. Kaya kailangan yung potting media niya, kailangan well-drained, pagdilig talaga, bagsak lang talaga. Ang ginagawa ko lang po sa pagdidilig ay ganito. Pasensya na yung tubig na ito ay nagamit ko na sa pagdidilig. Ito. Yan, ganyan lang po. Binababad ko lang po sila sa tubig o kaya yan, ganyan. Binubuhusan ko yung ibabaw, hindi ko lang mabuhusan ngayon dahil hawak ko yung cellphone ko. Yung tubig na pinagbabaran ko na to, ginamit ko na to nung isang araw. Yan, ganyan lang. Ganyan lang po yung pagdidilig ko. Tapos, yan. Yan. Ibig sabihin, yung ugat nila, hindi mabababaran ng tubig. Tama na basa yung potting media nila, pero hindi sila nabababaran ng tubig kasi yung ginamit ko po na potting media dyan ay balat ng puno ng akasya at itong hydroton, na yung hangin ay nakakaikot dito sa loob ng paso. Lalo na yung paso nito ay ganito. Talagang labas-masok yung hangin dito, nakakapasok. Nakakahinga yung mga ugat, hindi po kagaya sa moss. Ayun. Bunso, ito yung maisasagot ko sa iyo sa tanong mo base sa aking experience. Nung bago mo iripat yan, nakita ko may mga ugat na ganito. Tinanggal mo. At yung natira, ilang piraso na lang na malusog na ugat. Yun yung nagiging dahilan. Makikita mo nga matigas yung ugat, pero ilang piraso na lang, 2 o 3 ugat ang natitira. Yun lang ang experience ko, ha. Kapag konti na lang yung ugat at matanda na, ganito talaga yung nangyayari. Kaya kailangan magkaugat siya ng bago para maging maganda at bumalik sa dati yung kagandahan ng dahon nila. Yung kagaya nito, ito. Yan. Ito, kung mapapansin mo, nakalaylay itong yung 2 dahon na to, tsaka ito. Ayan o. Galing to sa kagaya nito. Yan, ito. Kala ko mamamatay talaga to eh. Isa to sa big petals na Phalaenopsis orchids. Manghihinayang na naman ako kung mamamatay. Ayan, nakaganyan. Nung mapansin ko to, ganito lang yung ugat. Ayan o, 2 lang yun natira. 2 ugat. Pero doon sa ilalim, meron pang ugat na natira yan nung iniripat ko. Ang naging problema, hindi ko alam kung namatay yung ugat na nandun sa ilalim nung pagkakaripat ko. At yung natira lang
na nakikita ko na magandang ugat ay itong dalawa na to. Kahit dinidiligan ko to araw-araw, hindi pa rin sapat yung ugat na yan para makakuha sila ng tubig. Kaya kailangan, bunso, mag-alagaan mo ng mabuti yung Phalaenopsis orchids mo para magkaroon ng panibagong ugat at mawala yung pagiging kulubot ng mga dahon kagaya nito. Kailangan bigyan mo siya ng fertilizer. Pwede rin naman yung osmocot kung gumagamit ka sa iyong mga cactus and succulent. Ilagay mo lang siya sa net o sa fertilizer basket, yung maliit. Lagyan mo ng osmocot at itabi mo lang dito sa may ugat. Wag lang, hindi pwede to na, di ba, ang osmocot hindi pwedeng, ang mga fertilizer hindi pwede na masaya doon sa ugat. Kaya ganun yung gagawin mo, bunso. Lagyan mo ng fertilizer, alagaan mo sa dilig. At kung maaari, kung meron kang ganito na pating media, pero sa akin lang to gumagana, eh. Sa iba, kahit uling, talagang maganda yung tubo ng kanilang orchids. Eto nga, meron tong uling ngayon. Pero sa totoo lang, parang ayaw din ang uling ng mga Phalaenopsis orchids ko. Kaya ito, bala ko i-repot ulit at palitan ko ng mas maraming hydroton at konti lang na balat ng puno ng acacia. Ayan, eto, balik tayo dito, bunso. Nung niripat ko to, talagang matagal bago nagkaroon ng bagong ugat. Talagang matagal din siya bago mawala yung ganito. Pero eto, tingnan mo bunso, nakalaylay pa rin siya, nakalungay-ngay pa rin siya yung tatlo na unang dahon. Pero nung magkaroon siya ng panibagong ugat, yan, kung makikita mo yung mga active roots na yan na magaganda. Eto, gumanda na yung mga tubo niya. Yan. Tsaka eto, meron yung bagong ugat dito. Yan, no? Nakita mo? Gumanda na yung mga sumunod na dahon. Ayan, no? May mga ugat na lumalabas. Pero dito sa isa, kahit dito sa ilalim, yan, no? Namatay yung mga ugat niya. Kaya dehydrated dyan. Konti lang. Dadalawa lang yung ugat na natira. Yun yung magiging sagot ko sa iyo, bunso. At sana may natutuhan ka dito sa na-share ko sa iyo sa aking mga Phalaenopsis orchids. Yan. Kaya lang itong aking orchids na to, hindi ko napupunasan isa-isa at meron nga nagsisimento ngayon dito. Kaya ganyan yung mga dahon. Madudumi. Yan. Mabubuhay mo rin yan. Bunso, dyan sa inyo baka may makuha ka na pwede rin kung wala kang hydroton na ganito. Pwede din yung lava rock. Yun. Yan, lava rock kagaya nito. Yung ganitong lava rock. Pwede din yan. Kasi hindi ako gumagamit ng balat ng niyog dito sa aking mga Phalaenopsis orchids. Yan lang, bunso. At i-update ko kayo dito sa niripat ko na Dorites. Ayan. Hindi ko gano'n itong dinidiligan eh, kasi nagmo-moist dito sa loob. Yan. Yan yung Dorites. Ito pa yung isa. Yan, nagmo-moist siya sa loob. Kapag lumaki-laki na to, iriripat ko rin sa malaki. Tapos, ito yung tatlo na iniripat ko gamit ang lava rock. Ayan, bunso, sana ay may natutuhan ka sa na-share ko sa inyo, sa'yo tungkol sa tanong mo sa akin tungkol dito sa mga Phalaenopsis orchids. Maraming salamat po sa mga walang sawang nanonood. Kung may tanong po kayo at kaya ko nasagutin, gagawan ko po ng video para masagot ko yung tanong ninyo. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga kaibigan ko sa YouTube, sa mga napadaan lang pero nanonood ng buo ng aking video at hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood. Keep safe, everyone. God bless.